parang hindi dumaan sa tamang proseso, di umano ang kanilang bidding. Kasi dapat may bidding yan eh. Kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito lang po ha, ito lang ha. Daanan natin to ha, kasi alam nyo naman ako ha. Ha? Ito yung nangyari dun kila ano ha. Diyan sa mga taga-Caloocan diyan ng mga iskon yan sa oh. Tingnan nyo po ha, itong hindi malapitan di umano. Itong hindi malapitan di umano. Ay may kaso, sinampahan ng kaso kasi overpricing. Nako. Eh, tingnan natin ha. Naku, ano pala ito? Sa Office of the Ombudsman, si Caloocan City Mayor Oscar Malapitan at dalawang opisyal ng lungsod at ang Undersecretary ng Department of Education. Ito ay may kaugnayan sa pagbili ng 64,000 na piraso ng gadget na nagkakahalaga ng 320 million pesos. What? Nauna siya. 320, tama-tama. Oh, basta malaki yan. Ano yan? Million-million, grabe. Pinambili ng gadgets. Sa panahon ito na medyo nahihirapan ang nilang syudad, ha? Panawagan lang dyan sa mga Iskonians dyan sa Caloocan, ha? Eh, tumatakbo yung kanyang anak. Ay, parang kundi ako nagkakamali ay ang pangalan ay si... Tama ba sa mga taga-Caloocan dyan? Along di mapalapitan? Gadget lang, 300 million na. Ay, grabe nga. Ha? Ito yun ha, ito yung sinasabi ha. Bakit kasi hindi daw idemanda? Ito yung mga demanda dati pa to, no? Kaya palitan na nyo to. Itong issue dito, okay? Bakit? Doon tayo kay Irisi ha, Action Demokratiko yun eh. Tingnan nyo ha. Naaalala nyo, tumatak sa akin yan. Ha? Hindi natuloy ang caravan dyan sa Caloocan ako. Sabi ko sa inyo eh. Sa pagpili ko ng president, sa pagpili ko ng vice president at sa pagpili ko ng senator o kahit sa mayor kung sino man yung susuportahan ko ay doon sa tutulong kay Mayor Isko. Pagka inano mo na diyan si Mayor Isko. Ay, ha? Nako. Siguraduhin yung wala tayong makikitang ganito. Ha? Nako yan. Tuloy natin. Base sa inihaing reklamo ni Caloocan City Councilors Christopher P.J. Malonzo, Mary Lou Nubla, at Alexander Mangasar, dispalinghado ang mga gadget. Ay, di umano ha, di natin alam kung may katotohanan, pero naglabas din ako ng video niyan. Nagsay may sexual harassment nga, di umano. At yan ay may demanda na din ha. Lako, grabe palang patong-patong. Bakit ko pinapaliwanag sa inyo to guys? Tingnan nyo to ha. Kasi ito ay nangyayari sa isang city. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, titingnan nyo ang kanilang nagawa sa city. Yun ang tinginan. Eto nagawa nila sa city, iboboto mo pa yung anak. Para naman tayong ano niyan? Parang ganyan din yung Marcos. Eto nagawa ng tatay, iboboto nyo pa rin yung anak. Pambihira naman tayong talaga, oh. Ano mang nangyayari sa atin? Gising? Ako nang gigising lang dito. Eto na ang naging problema nung kanilang pas, ano yung, di umanong kanilang naging problema. Tapos tatakbo pa yung, eh, sa akin lang ha, ethics lang ha, ethics. Oo, karapatan niya yung tumakbo eh. That is his right. Pero sa akin, ethics. Tapusin ko muna yung kaso nung pamilya, linisin ko muna, tapos saka ako tumakbo. Tapos ipaliwanag ko sa mga plataforma, eto na po ang nangyari. Eto na yon. Eto na yung kaso. Tapos na yan. Ganon. Ha, parang nangyari sa ano, tumatakbong presidente. Tapusin mo muna yung kaso. Bago tumakbo yung anak. Ang dami pang antambak na kaso, tumatakbo pa yung anak. Parehas na, hindi nyo napapansin, parehas na parehas. Ano? Pamilyang politiko. Hindi pa tapos yung kaso. Di umano. Di malapitan. Tatakbo na naman yung anak. Ano nangyayari sa ethics natin? Ang ginagawa natin sa Pilipinas eh. Gagawa ng kaso, yung anak tatakbo, boboto naman natin. At hindi nagamit ng mga estudyante sa kanilang online class. Kasama rin sa mga kinasuhan, sina Education Undersecretary Alain Del Pascua, Caloocan City Treasurer Analisa Mindiola, Bids and Awards Committee Chairman Engineer Oliver Hernandez,
at Analu Palarca na supplier ng gadget ng Cosmic Technology Incorporated. Nagsabwatan umano ang mga akusado para bilhin ang gadget na nagkakahalaga ng 4,930 pesos na Cherry Cosmos 7 kahit na out model na at basura na ang quality. Bilyong-bilyong pondo ang inilaan ng konsep. Ayan ha. Sira, defective. Nako, para kayong gumawa kayo ng ghost project ha. Di umano, ganun ang datingan ha. Hindi tayo nagbibintang. Pero ganun ang datingan yan. Ghost project ang dating. Kasi bakit? Defective. Ha? Nagkakahalaga ng mahal cherry na ano, nako. Teho para magamit ang punong lungsod sa panahon ng pandemya. Kaya lang sa usaping tablet, ang makikita naman po natin at nakalagay naman po rin sa aming reklamo na bukod sa disposable, madaling masira, defective ito at overpriced. Kaya po kami, isa yun sa mga dahilan. Oh, defective na, madaling masira, old model, tapos overpriced. Kung totoo lahat ng sinasabi nito, anong tawag dyan? Ghost project. Ay, gising, kalookan. Meron namang alternate, basta. Meron naman tayong iba eh. Meron naman tayong alternate candidate na pwedeng iboto. Nakapartido pa ni Mayor Isko. Oh, adyan si Erise. Bakit pa ipagpipilitan natin yan? Eh, ang dami nang kaso, pambihira naman, no? Kami nagsampan. Ayun, alternatibo. Alternative, ayan. Pambira, oh. Meron namang matino na kaalyado pa ni Mayor Isko. Eh, hindi natin alam. Baka yan eh, ma-influence pa ni Mayor Isko. Nang, kung, halimbawa, nanalo yan. Brad. Kulari, ha? Brad Erise. Ba, kung ano yung ginawa ko sa Maynila, ganun din ang gawin mo. Oh, magkapartido yan eh. Pwede yon. That is very possible. May mga units po na defective at marami na ho kaming natatanggap na reklamo galing sa mga magulang. Ang Department of Education ay nasama namin dito sapagkat naglabas ng memorandum ang Department of Education na kung saan nag-set sila ng minimum standard. Ano nakalusot yan sa DepEd? Yun na nga ang nakakaano doon. Yun na nga. Ninyo. Yun ang questionable doon. Standard specification kung ano ang karapat-dapat para pwedeng ipamigay sa mga estudyante. After a month, nagpa-approve ang lokal na kung saan nagbigay sila ng separate specifications at tinolerate at basta sabi nating inaprubahan daw as meeting the standards originally set by the Department of Education. Dahil sa dahilang ito, kami ay nagsampa ng kaso kasi parang yung inaprubahan nila ay naayon, akmang-akma sa isang specification ng isang... Ano ba, ayusin mo ba yung face mask mo? Naguguluan ako eh. Hindi, parang pinapalabas dito ha. Parang hindi dumaan sa tamang proseso, di umano ang kanilang bidding. Kasi dapat may bidding yan eh. Akmang-akma. Kung ano yung kailangan yun din ng bidding, tapos panalo. Parang hindi dumaan sa ano ha. Bakit? Ito, papaliwanag. Yung mga tablet na isang model ng tablet, swak na swak eh. Parang wala pang bidding na naganap, naka-swak na doon sa pagbibigyan ng project. Oh, di ba? Yung pangangailangan daw, swak na swak na. Eh, sa madaling salita, parang ano, parang may insider. Ganon, di umano ang kanyang sinasabi nitong babae. May insider, alam na anong gagawin, alam niyang papasok. Eto, ayan, yan, eto yung specification, eto lahat. Oh.